Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mileto. Ang time mula dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa news page. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, magugulat kayo, press BBM, pumutok sa galit, umamin na, speaker sinampal ng kahihiyan, Castro nilaglag. At yung play na natin, wala naman na to. Yung pong araw, matapos po, ang galing ng timing, no? Matapos po na si yung kumalat. Mahirap po itong ano, no? Yung mga leader natin. Ha? Pagtirang pikun. Mahirap po talaga. Hindi ko alam kung may kaugnayan yun. Yung pagkalat ng video na mukhang naisnab ni Sara Duterte si Speaker Martin. No? Kaya biglang ngayong gabi. Magugulat ka. Ngayong hapon eh. Ewan po kung hapon ba o gabi na ito naipasa. Eh biglang nagpasa ng resolusyon hinggil dito sa panawagan sa ICC. Ang daming bala, no? Ang daming bala ni Tambi, no? Okay. Alam po ninyo, mga kapatid, ang pinagtataka ko, nasa na si Castro? Meron po bang laglaga na po ba? Kasi sa political strategy po, mahirap pong ano, na-identify dito sa grupo nila Castro, no? Yung Makabayan Black. Kung may ambisyon po si Martin na tumakbo sa mas mataas na posisyon, mahirap po, wala pa pong nanalo na identified o nakilala na kaalyado nitong mga Makabayan Black. Mm-hmm. So, eto na naman yung classic tale ng sila yung nagsaing, sila yung nagtanim, yung Makabayan Black, sila yung umani, sila yung nagbayo, sila yung nagsaing, pero iba po yung kumain, no? Ang alam natin lahat, kaya ako kinakantyawan to si Castro, ang alam natin lahat, sila po yung magpapasa ng resolusyon. Di po ba? Ina-announce ni Castro yan. Sila yung magpapasa ng resolusyon at may suporta na sila dito sa mga liderato dahil may nakakausap na sila. Sabi ko nga nung mga nagdaang araw, dapat etong si Martin talaga ang susi, no? Etong susi ng HOR. Kaya lang, ganun talaga eh, no? Pagka hindi malawak yung leader, hindi nga naiisip na yung kanyang pinsan ay ang presidente ng Pilipinas. Ito po yung unnecessary na bagahe, no? Unnecessary kasi hindi naman nakarapat dapat na maging pasanin pa. Ang ganda-ganda, no? Ang ganda po ng pronouncement ni Pangulong Marcos, no? Natuwa po yung mga tao sa kanya, yung mga unity. Natuwa po na, ang tanong nga natin, bakit ngayon lang nagsalita si Pangulong Marcos, no? Na suportado niya pa si BP Sara. Ang ganda na eh, maghapon eh. Naihabol pa yung dito sa ICC. Na kung tutuusin, wala naman po talaga itong silbi. Resolution lang po ito. Ito po, wala pong kapangyarihan ang House of Representatives na magpasya tungkol sa ating pakikipag-ugnayan sa mga grupo sa labas, no? Katulad po niyan, umalis na tayo sa ICC. Pangulo ng Pilipinas lang po yan. Kung babalik tayo sa ICC, pangulo lang po ng Pilipinas. So wala pong karapatan makialam ang ICC dito po sa foreign relation, no, ng ating bansa. So bakit pa sila gagawa ng resolusyon? Kung hindi naman po yan, ang resolusyon pong gagawin nila, dalawa po yan, pwede pong kilalanin, pwede rin hindi kilalanin, immaterial. Wala pong silbi, kumbaga. Bakit nagre-resolution pa? Di ba? Show of force. Pagpapakita ng puwersa. Kaya nga po, dalawa po yung mangyayari niyan. Mayroon pong mapapahiya dito sa magpinsan na to. No? Unnecessary po. Bakit unnecessary? Pwede namang walang mapahiya eh. Di ba? Pwede naman po sanang walang mapahiya. Okay, basahin muna natin yung pamagat ng resolution tsaka yung prayer. No? Hindi po natin babasahin lahat. Karamihan po sa resolution, mauunawaan nyo na doon lang po sa headline at tsaka dito sa kanilang prayer. Basahin po natin itong resolution na ito na inihain itong mga congressman para malaman din natin kung sino yung dalawang congressman. Okay. Akala ko po yung pagsasabi ni Pangulong Marcos na hindi dapat impeach. Actually, totoo yun. No? Sinasabi ni Pangulong Duterte, may mga intelligence pa naman yan. Dating presidente ng Pilipinas yan. Meron pa rin pong mga sa intelligence community nagbibigay sa kanya ng mga update. Totoo po eh. No? Kaya yung hamon ni Pangulong Duterte na
pag in-impeach nyo si BP Sara, tatakbo ako, senador at saka vice president, board vice president. Kung wala pa akong demensya. Kung hindi pa siya nag-ulyanin. Pero balik po tayo dito sa resolution. Basahin po natin ng konti at nang maintindihan po natin kung ano yung hinihiling nila. Hindi po ito lahat, babasahin ko yung simula lang. House Resolution 1477 introduced by Representative Bienvenido Abante. Nagugulat tayo kay Abante. Akala mo kakamping. Pinasalamatan pa yan ni BP Sara, di ba? Kasama si Kimbo. Yan, kagagaya ko kay Kimbo. Namaos na rin. At and Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. So si Abante at saka si Gutierrez. Bakit hindi nyo sinama si Franz Castro nga pala? Tinablan nyo na. Tablado pala kayo, Franz. Okay, ito po ang pinakasummary ng resolution. Resolution urging the appropriate Philippine government departments na nanawagan po sa mga appropriate government offices and department and agencies to extend their full cooperation to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Ayan. Okay, at ang kanilang panalangin, siyempre maraming whereas yan. Now therefore, be it resolved that the House of Representatives through the resolution call on the appropriate Philippine government department and agencies to extend their full cooperation to the ICC prosecutor with respect to its investigation of any alleged crime within the jurisdiction of the ICC, including but not limited to the crime against humanity of murder committed in the Philippines in the context of the so-called War on Drugs campaign. Okay, yan po ang resolution. Pinakalaman, no? Sinummarize lang po nila na. O, sa madaling salita, hinihikayat po ng resolution na ito na makipagtulungan na tayo, yung gobyerno ng Pilipinas, makipagtulungan na sa ICC. Bakit po, ano po ang reaction natin dito? Ito po sa all level ay mali itong resolution na to. Hindi ko po sinasabi na ano, no? Ito man mapolitika man, mapatiming, yung timing niya maling-mali, no? Kung namumulitika, mali rin po yung pamumulitika. At saka yung binibigyan nyo ng unnecessary. Sabagay, wala na tayong pakialam niya. Marami naman vlogger yung mga si PBBM. Sila na bahala dyan magtanggol. Tayo, kaya natin pagtanggol yung mga Duterte. Ang point ko lang dito, kahit na kayo ay ano, hindi kayo Duterte supporter, mali eh. Unnecessary, pabigat. Alam niyo yun, pabigat talaga. Pabigat talaga itong HOR sa kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Kumbaga, ginagawa ni Pangulong Marcos at saka ng kanyang kapatid, si Senator Aimee Marcos, na mapanatili na buo ang unity. Ito na mga pinsan nila, ha, ay hinahayaan. Hinahayaan po na talagang bitakin na natin to. May mapapahiya po is either sa dalawa. Una, halos ngayon kontrolado na ng lakas at saka marami rin po lumipat sa partido ni Pangulong Marcos, di ba? O eh, kung bumoto po yung mga kapartido ni Pangulong Marcos dito sa resolusyon na to, syempre yung lakas, buboto yung mga yan. Bakit ko po nasabi na may mapapahiya? Uulitin ko lang po. Ang ICC po ay isang malaking usapin. Ipinagmamalaki ko po sa inyo, mga kulto ni Digong, na kaya ko hindi pinagsisisihan, ha, ang pagboto kay Pangulong Marcos, dahil yung pinangako niya na hindi niya papapasukin yung ICC, hanggang ngayon hindi niya pinapapasok. Ang sinasabi ko lagi, lahat ng kandidato presidente, papapasukin nila yung ICC. Tanging si Pangulong Marcos na nagsabi nung kandidato pa siya na hindi niya papapasukin. Last July lang po, mismo si Pangulong Marcos, last July 2023, nakaupo na po sila lahat. Nakaupo na po si Pangulong Marcos. Ano po ang pahayag? Para sigurado tayo, anong petya? July 21. Mga mag-iisang buwan na po si Pangulong Marcos na nakaupo. Ano po ang sinabi ni Pangulong Marcos? Ang sinabi ni Pangulong Marcos, we're done with the ICC. No? Tapos na. Hindi na po tayo makikipag-cooperate. That's it. We have no more appeals pending. We have no more actions being taken. So I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Pinahayag niya nung July lang. No more dealings.
with ICC. Dagdag pa po ng Pangulo ng Pilipinas. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigation here in the Philippines. So hindi po natin kinikilala. Si Pangulong Marcos po ito nagsasalita, hindi kinikilala yung ICC, yung jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Last July lang po yan. No? Last July lang. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol, mga pahigat balita dyan. No? Yung patungkol nga umano talaga rito sa ICC na kung saan ay talagang nais nga papasukin sa ating bansa. Lalo-lalo na yung mga talagang suportado ito na makapasok nga ang ICC dito nga sa ating bansa upang nga talagang tuluyang maimbestigahan siyempre yung dating Pangulong si Rodrigo Duterte, kasama na rin dyan upang madamay nga itong Sinday B. Pizarra na talaga nga itong tinutulak at ninanais ng mga to na makapasok nga sa ating bansa ito upang nga talagang mapanghimasukan yung ating batas nga na dito nga sinasaad nga ni Kabalitang Badong Aratilis na talagang ito'y hindi nga pinayagan ng ating Pangulong Marcos no sa kanyang pag-upo at talagang ito'y tinutulan nga na makapasok sa ating bansa kahit nung nangangampanya pa ito. Ito ang sinasaad niya rito na talagang hindi papasukin nga umano itong ICC sa ating bansa. Subalit nga talagang may mga nagtutulak o talagang may mga nagpupursige na makapasok ito upang tuluyan nga na magkaroon nga ng investigasyon patungkol nga no sa dating Pangulo sa kanyang pagkakaupo bilang pinuno ng ating bansa. Talagang dito ito nga punterya no, yung mga Duterte na nais nga nga talagang punteryahin nga ito nga ICC nga na talagang dito nga umano nais nilang papasukin at nais nga nila talagang mag-imbestiga laban nga sa nangyari nga drug on war ng ating Pangulo nga Rodrigo Duterte, yung mga judicial killing na naganap nga sa ating bansa, mga kabalita natin na kung saan ito yung talagang pinagtutulong-tulungan ngayon ng mga makakaliwang grupo o yung mga komunistang grupo na talagang nagtutulong-tulong at nagsusuportahan umano. Mga kabalita natin talagang makapasok lamang itong ICC, lalong-lalo na siyempre itong si Dilima nga na talagang ito yung pinupursige o yung talagang naistahakin ngayon na makapasok at maipasok nga itong ICC sa ating bansa. No? At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at balita dyan. At kayo na lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at magsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Newspeed. Subscribe ka dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita!